be pretty cool, man. Hi guys, it's me again, Lulu, ang inyong Lala Lulu na nag-feeling vlogger. So today ay gagawa tayo ng Italian meringue buttercream at ilalagay natin sa cake. Ito yung gagawin nating frosting kasi yun ang tinatawag sa design na binigay ni client. So mag-start na tayo kung paano gawin ang Italian meringue buttercream. Papakita ko sa inyo step by step. Okay, let's go. Na, kunin muna. Hindi pa tayo nag-start ha, pero kukurhan tayo ng butter. Ito, nandito siya sa ref. Dalawang piraso ito. Hi, it's me again. So gagawa nga tayo ngayon ng Italian meringue buttercream. So yung pinaka ingredients natin, syempre, we have 2 cups of butter. Ano to ha, compound butter, hindi naman talaga siya real butter, pero pwedeng-pwede po ito. So 2 cups ito, dalawang bar yung malaki. So ayan, 2 cups. Medyo pinapa lambot ko siya ng konti. Konting-konti lang. Papakita ko sa inyo kung ano ang tamang temperature ng butter pag gawa ng Italian meringue. Then, meron ako na ditong ito, 6 egg whites. Kanina ko pa ito crinak kasi galing siya sa ref, tapos pinabalik ko siya sa room temperature. So, kanina ko pa siya ino na para hindi siya malami. So, yun ang dapat na gagawin natin. And ito naman, meron tayong 2 cups of granulated sugar. 2 cups. Ayan. Then, lalagyan natin, the same lang sa boiled icing, ang pagkakaiba lang nila may butter. So, lalagyan din natin ng 1/2 cup of water. Ayan, sa gilid muna. Ayan, para mabasa lahat. So, nalagyan na natin ng water. Then, ilalagay natin itong 1/2 teaspoon of cream of tartar. At pwede na rin natin isabay ang vanilla. So, pwede or later. So, hindi na natin sabay. Ito na lang muna. And then, ilalagay na natin sa kalan sa medium heat hanggang siya ay maging ready. So, papakita ko sa inyo later. Okay, wait lang. Yan, nakasalang na. Sa electric stove to, kaya wala siyang apoy. Ito ay nasa number 3. Okay, medium heat lang. Pag doon naman sa may apoy, medium lang. Huwag yung masyadong malakas. Then later, papakita ko sa inyo kung kailan siya ready. Same technique lang sa boiled icing. Pag kumulo na yan, lahat kumulo na, saka na natin start na mag-whip ng ating egg whites. Okay. Then, pag na-start na natin, tuloy-tuloy lang hanggang dumating ang time na ito ay ready na. So, balik tayo dito sa ating egg whites. Ang gagamitin natin ay ito. Itong attachment na ito. Itong whisk, balloon whisk. So, then after, gagamitin na natin itong paddle attachment. So, ito muna. Pero hindi pa tayo mag-start. Aantayin muna natin na maging ready ang ating egg whites. Kaya, hindi ko siya nilalabas agad-agad sa ref. Kasi habang nagre-ready kayo, unti-unti na siyang medyo maglalambot. Hindi natin kailangan lumambot ng bonggang-bongga. Kailangan yung tama lang na pagpindot mo, pag pinch mo ito, lulubog ang kamay mo ng konti, pero hindi lubog na lubog. Ayun, ganon ang mga tip natin for today. So, lalagay ko lang to sa ating stand mixer, tsaka ito. So, ayan, nag-start ng kumulo. So, i-start na natin ang ating egg whites na i-beat. Okay? Kasi yan, nagkulo na siya. So, to start na rin natin ito. Ayan, kumulo na siya pero hindi pa talaga siya ready. Tingnan nyo ah. Okay? Oh, natakpan ang ating camera. So, ayan. Hindi pa siya ready. Kailangan hindi na talaga siya bagsak na bagsak. So later, ganyan naman ang ating egg white. So okay lang yan. Continuous lang yan hanggang maging ready ang ating sugar syrup. Okay. Ready na yung ating syrup. Tignan nyo, 160 na. 114 is ready niya. Pwede na yan. Pwede na natin tanggalin yan. Pinakita ko lang sa inyo itong merong candy thermometer. 117, 118. Okay lang yan. Pero pag dito sa wala kayong candy thermometer, ito lang ang titingnan nyo. Oh.
Oh, di ba iba na yung ano, hindi yung ayan, ganyan. Oh, ayan, ganon. So, ganyan. Patayin na natin, sasala na natin doon. Direkta. Ayan, pahihinain lang muna natin ito. Ayan, medyo mahina lang para hindi tumalasik. Pababain ulit natin para ubusin na natin ito. Hi! Okay. Antayin lang natin ito ulit na maging ready. Nakikita nyo, kumikimkap na sa palibot niya. Tumalapit na po yan. Tignan natin kung ready na. Ayan, tignan ninyo. Aw, ang sobrang init. Kaya ingat kayo pa. So, ayan. So, ready na siya. Ayan, oh. So, kita nyo yan. Sobrang ready na niya. Pero hindi natin ilalagay pa ang butter dyan kasi sobrang init niya, as in. So, hindi pa natin malalagay yung butter. Grabe ang init. Palalambingin muna natin ito. Pwedeng ilagay sa sobrang init nito, siguro lagay natin sa palangga na may tubig. Yan, ilagay natin sa may tubig na galing dito sa gripo. Pwede namang may yellow para gusto nyo mas mabilis. O kaya ilagay nyo sa freezer itong bowl para mas mabilis. Pero ako ganyan na lang kasi hindi naman tayo nang mamadali. So ayan, sobrang init pa niyan. Hindi nyo pa pwedeng ilagay ng tuloy-tuloy ang butter. Man yung butter natin, papakita ko sa inyo kung paano yung tamang temperature nito. So ayan o. Oh. Ayan, ganyan. Nagaganyan nyo. Pero sa ngayon nga, mainit pang ating ang mirang, so hindi pa natin siya pwedeng ilagay. So tamang-tama lang yan. Kaya pag nag-umpisa kayo, ilabas nyo na itong butter. Huwag yung 1 hour kasi masyado na siyang malabsak or melted na siya. Hindi na siya maganda. Mahirapan na kayong kunin ang tamang consistency ng Italian mirang buttercream. So wait lang natin yung mirang natin na lumamig. Okay, para mailagay na natin to. So, wait lang natin ang konting minuto. So, ayan. Malamig na siya. Hindi na siya mainit. So, hindi na siya mainit. Pwede na natin ihalo ang butter. So, punasan lang. Warm na lang. Hindi na yung talagang sobrang hot. So, ayan. So, ihalo na natin ang butter. Ito pala ng gamit na. Ang paghalo nito, So, ayan, yung ating Italian buttercream ay nag-fail. Nakita niyo? Hindi siya yung stiff.
So, ang gagawin natin, huwag kayong mag-worry pag ganito. Ilagay nyo lang sa freezer ng 10 to 20 minutes. Okay? So, ilalagay ko muna ito sa freezer. Wait lang. Sakto, walang laman ang freezer natin dahil kailangan na natin mag-roll. So, ayan. Diyan muna siya. Balikunin na natin dito. Okay. So, wala nang laman ang ref natin. Tignan ninyo. Yan, galing sa ref yan. Ayan, medyo tumitiga siya, di ba? So, imimix na natin siya ngayon. Paddle it. So, ayan, antay lang tayo ng konting oras hanggang magbuo siya. Hanggang maging thick-thick na siya. Ayan, pa-okay na siya, pero medyo talaga matagal-tagal ng konti. Kaya, antayin natin na maging thick-thick na siya. So, ayan, papunta pa lang tayo doon. Curdling steak. Ayan, pag ganyan na guys, huwag kayong matatakot. Yan ang kinatawag na curdling stage. After nyan, magsusoften na yan. Then, yun na. Oh, wait lang natin. Medyo mataga kasi nga nag-failed tayo sa una. So, ayan. Ayan na. Tapos, pwede nating ilipat ang ating paddle attachment. Lalagay ko na yung vanilla muna. Kikita niyo yan. So, i-add natin ang vanilla natin. 1 tablespoon. Yan. Para mabango. So, ganyan ang pag-troubleshoot pag nagkaroon ng problema ang inyong Italian meringue buttercream. Pag hindi pa nakuha sa paglagay nyo ng 20 minutes sa freezer, pwede nyong tagalin kahit isang oras at saka nyo ibalik na naman dito sa ating sun mixer. So, ayan na. It's done. Lilipat na natin sa paddle attachment. Ano yan? Ayan. So, okay na siya. Ayan, nakita nyo, stiff peak na siya. Okay na siya. Pero, gusto natin maging smooth pa siya. So, i-scrape natin. Tapos, paaandarin pa ulit natin using paddle attachment na. Okay. So, i-scrape lang natin ang sides. Ayan. Grabe ang pinagdaanan ng ating Italian meringue buttercream. Kasi nga, ayan. So, pero huwag kayong mag-alala. Kayang-kayang i-troubleshoot. Basta tama ang ingredients nyo. So, yan na. Paddle attachment na tayo. So, ito na. Order. So, ayan guys. Nilagay na natin sa paddle attachment. Continuous lang hanggang maging smooth at maging katulad nito. Okay? So, ready na ang ating Italian meringue buttercream. So smooth. And so yummy. So ayan. So pwede na natin itong ilagay sa ating cake. Pwedeng pang filling. Ayan. Masarap na. Pwede natin gawing mocha flavor. Maglalagay ka lang ng cocoa.